guys, this is Mayan Lambert. For today, I'm gonna cook Australian eggplant and pork stir fry. It could be a Chinese style or probably eggplant stir fry and spicy. Something like that, guys. Yan, we'll see, guys. And this is my own version, guys. I'm not really good cooking and cook. Simulan na natin gayatin ang ating eggplant. Ilagay natin sa bowl na may tubig para hindi siya mangitim. Sa Australia. Mas gusto ko ang talong sa Pilipinas, guys, kaysa dito sa Australia. Medyo matigas ang balat ng eggplant dito. Kaya, tingnan natin, guys, kung anong magiging palalabasan ng aking pagluluto ng eggplant. Pilipinas, lagi akong nagluluto. Yan, masarap kasi ang eggplant. Maliliit naman na mapapayat siya. Ito kasi, guys, matataba. Pero, hindi gaanong masarap. Matabang, matabang. Kaya tingnan natin, guys, ang ating kalalabasan ng ating recipe for today. Yan, tingnan natin. At syempre, guys, hindi mawawala ang ating onion, ang ating garlic, at ang ating chili. Chilies. Ayan, para maging spicy siya. Yan. At kailangan din natin ang red pepper. Ayan, kung wala naman, optional, guys. Ang nagkataon lang na meron ako dito sa aking fridge, kaya gagamitin ko na rin siya kasi para hindi siya masayang. At syempre, pampabango rin ito, guys. Kaya isasama na. Pitikin natin ang bawang, guys. Kasi para mas malasa. Yan, ito naman ating onion. Gawatin natin. Yan.
na natin kung ano pa lalabasan. Yan, mapipino na yung ating onion, guys. Mapipino na siya. Lipat na natin siya dito sa ating lalagyan. At itong ating chili. Hiyatin din natin siya. Actually, meron naman ako, guys, chili flakes. Dagdagan ko na lang siya mamaya ng aking chili flakes. Yan. Para mas humalang o mas maging spicy siya. Ayan, guys. Sabi ko nga sa inyo, aking eggplant. Yan, guys. Tapos na. Yan. Maliliit lang talaga siya. Ganito lang siya, guys. Lagyan na natin sa ating small bowl. Yan. Ito. At akin siyang imamarinate. Yan. Para mas lalong masarap. Imamarinate ko siya at least 30 minutes. Yan. Para po masarap na masarap. Marinate natin with the sauce. Yan. Cheshire sauce. Hindi ko alam kung anong basa dyan, pero ito ay Chinese marinating sauce. Yan. I-marinate natin, guys. Yan. Marinate natin. Haluin natin, guys. Haluin. Yan, makikita nyo, guys, oh. Konti lang, guys, ang nilagay ko kasi mamaya sa pagluluto ko, sasamahan ko ulit siya ng sauce. Ayan. Ayan, at lagyan din natin siya na. Lagyan natin siya, guys, ng sugar. One spoon po sugar. Ayan, sama na natin siya din, guys. At isabay na natin, guys, ang ating soy sauce. Soy sauce. Yan, haluin na natin siya, guys, ng mabuti. Yan, nalaglag siya. Nagugas na ako ng kamay, guys. Wala akong ginagamit na mga gloves. Nagugas na ako ng kamay ko bago ako nagluto. I mean, bago ako nag-prepare na ako. Ayan, guys. Yan. Marinate.
namarinate ko lang siya ng at least 30 minutes. Yan, pwede nang ilagay sa fridge o pwede namang takpan nyo lang para hindi madapuan ng kahit anong insekto o langaw o whatever. Yan, takpan lang natin siya, guys. Yan, takpan lang natin. Takpan natin, guys, kasi may langaw na nakapasok. Na-open ko yung aking screen door. Kaya hayaan lang natin, guys, po, 30 minutes. Yan, ngayon naman, guys, gagawa ko ng pinakang sauce natin. I mean, ito yung sauce na isasama ko habang nagluluto ako na stir fry na ito. Ayan. Meron tayo, guys, ditong tomato paste. Ayan, samahan natin siya ng tomato paste. Hanap lang ako ng gunting, guys. Ayan. Sama natin itong tomato paste, guys. Actually, ilahat na natin kasi ayaw ko nang itabi. Yan, isama na natin, guys, ang yan. At ito, guys, ay honey soy, salt, and garlic stir fry. And dahil naman ang eggplant ay gulay, guys, gagamitin ko na rin siya ng sauce. Sarap ang ating luluto. At samahan na natin, guys, ng soy sauce. Soy sauce. Ayan. At lagyan natin ng salt. Ayan. At lagyan din natin ng apple cider vinegar. Ayan. Lagyan natin, guys, ng apple cider vinegar. Pampasarap yan. Tingnan natin, guys, kung ano yung magiging result ng ating recipe for today. Haluluin natin, guys, para siya ay mix together. Yan, ganito siya, guys. At after 30 minutes, guys, kasi nagmamarinate pa ako, ayan, mamaya lulutuin ko na ito at ipapakita ko rin sa inyo kung paano ako magluto. Siyempre, guys, meron tayong spring onions na ilalagay after nating maluto ang aking stir fry eggplant. Ayan, this is from fresh from my garden. Ayan, napakinabangan ko na, guys, yung aking tinanim na onion. Ayan, gagamitin ko siya, guys, para at least hindi na ako bibili ng spring onions. Hayatin natin, guys. Ayan, dapat talaga mapino lang ito. Guys,
at ito mamaya ilalagay ko pagkatapos kong magluto ng aking eggplant recipe. Yan guys, yung aking talong, inilagay ko siya sa isang strainer para mawala yung tubig niya. Kasi pag pinarito at may tubig-tubig guys, ako matilamsik. Kaya kung matilamsik ka ng oil. Kaya inilagay ko siya sa strainer. Ayan, para mamaya mas madali tayong mag-fry ng eggplant. Ayan. Ayan, ito ay ano, ang sabi dito guys is non-stick. Ayan, carbon steel wok. Ayan, mas maganda to guys doon sa isa kong luma. Kasi yung isa kong luma guys, ano na siya, nagkaroon ng ano, ng damage dito. Ay medyo nasusunog na aking niluluto kapag masyadong mainit. Kaya bumili ako ng bago guys. Ito. Tingnan natin guys kung maganda ang aking nabiling wok. Ayan. Worth of $49 guys. So mahal din. 5 times 35. Mahal din siya guys kung convert mo sa peso. Pero gusto ko siya kasi hindi siya masyadong mabigat. Katamtaman lang guys. At meron siyang handle. Handle dito na kahoy. Wooden handle siya. Kaya maganda siya, guys. Yan, ito ang aking gagamitin ngayon sa aking pagluluto ng stir-fry eggplant with pork. Ayan, tingnan natin, guys. At akin munang huhugasan ang aking wok bago ko gamitin. Yan, guys. Mainit na ang aking wok. Lagyan na natin siya ng oil. Kasi magpa-fry na tayo na pag-fried ng eggplant guys, kailangan maraming oil. Ayan, kasi ang eggplant guys ay nag-absorb ng maraming oil. Kaya medyo mahagad siya sa oil. Kaya lagyan natin siya ng maraming oil. At mamaya naman, pwede naman tayo magdagdag ulit ng oil. Para hindi masyadong aksaya yung ating oil. Ayan, hayaan lang natin guys, uminit pa ng mas mainit. At magpa-fry na ako ng ating eggplant. Yan guys, simulan natin ang ating pagpa-fry ng eggplant. Yan. So nga pala guys, hindi natin siya ipa-fry ng overcooked. Mamaya kasi magpa-fry ako. So, mamaya ipapakita kung paano. Yan. I-fry lang natin ng a little bit fry lang. Para kasi mamaya magpa-fry pa ako ng ng iba. Yan. Fry lang natin siya guys. Hayaan lang natin guys na dahan-dahan ang pagpapray natin, hindi yung masyadong crowded, hindi siksikan para mas mag-fry natin both sides. Yan. Guys, yan guys, medyo nag-brown na siya. Yan, kita nyo guys, nag-brown na siya. Baligtarin lang natin guys. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, huwag masyadong lutuin ang ating eggplant. Kasi mamaya naman, magpapay ako ng lutuin. Yan, hayaan lang natin siya guys na mag-brown ng konti. Yan. Yan, intayin lang natin guys na maluto ko ang lahat ng eggplant. Ma-fry ko. At we'll see later guys. Ayan guys, natapos na yung aking pagpapry ng eggplant.
Ayan. Actually, guys, maganda yung wok na nabili ko. Hindi siya sticky, guys. Hindi siya sticky. Ayan, medyo maingay lang siya kasi gawa ng water sa eggplant. And guys, same wok. Ginamit ko rin ang aking wok. Of course. At panibagong oil na to, guys. Panibagong oil na. Inalis ko na yung dating oil kasi ayaw ko nang use oil na. So, ilagay na natin, guys, ang ating onion. O garlic. Onion. Garlic. Ayan. Ilagay na natin ang garlic. At ang onion. Sumusamahan na natin, guys, dyan. Ayan ang ating onion. Ayan. Kinamay ko na, guys. Malay ko na kamay ko. Ayan. At ating igisa ng mabilisan, guys. At ilagay na natin ang ating marinate na pork. Kanina. Ayan. Halo na natin. Ihali na natin yun, guys. Ayan, hayaan lang natin, guys, na magtangkot sa ang ating pork. Ayan, para malutong-maluto ang ating pork, guys. Ayan, kasi kailangan lutuin natin ang pork para mas masarap. Papalit ako, guys, ng kutsara. Initin ko itong kutsara na ito. Hayaan lang natin, guys, na maluto ang pork. Cover natin, guys, i-cover. Cover natin at least 3 minutes. I-check na natin, guys, ang ating karne. O ating pork. Yan, medyo luto na siya, guys. Medyo luto na siya. Makate na siya. Ayan, pagkatapos, guys, ilagay na natin ang ating fried na eggplant kanina. Ayan, ihalo na natin siya. Ayan. At atin na siyang haluin. Na, guys, ilagay ang ating chili, of course, at ang ating red pepper. Ayan. At hayaan lang natin ulit kumulo. Kumulo ulit. Mga after 2 minutes naman. After 2 minutes, guys, ayan. Ilagay na natin ang ating ginawang sauce kanina. Ayan, ginawa natin ito kanina, guys, right? Ayan, lahat ng ingredients nandito na. May salt na din siya, may salt. Ayan, ilagay na natin ang ating sauce para kumapit na siya dun sa ating eggplant. Ayan. At haluin na natin siya, guys. Haluin na natin. Ayan, guys. Ang sarap na nito. Ayan. Ayan, ang sarap na nito, guys. Paano siyang masarap. Ayan.
Lagyan na natin din ang ating onion. Spring onion. Ayan. Para pumapik na yung kanyang lasa din. Ayan guys, oh. Ang aking eggplant. Ayan, stir fry eggplant. Ayan. Sarap na guys, sarap na. Ayan, ito na guys ang aking eggplant. Ayan. Ang sarap na guys. Tinikman ko na siya kanina guys. Ang sarap. Grabe. Mapapawaw ka talaga sa sarap. At lagyan din natin guys na sesame seeds sa ibaba.